Thank you. Please sit down. Secretary Dinky Soliman, Chairman Francisco Duque, Congresswoman Georgina De Venecia, Undersecretary Celia Yanco, Undersecretary Alicia Bala, Undersecretary Mateo Montaño, recipients of praise, Panata and Loyalty Awards, other officials and staffs and staff of the SWD, our multilateral aid agencies, distinguished guests, fellow workers in government, mga minamahal kong kababayan, lalo na po yung mga nasa labas, sana hindi po kayo ulanin. And with due apologies to our guests today, sorry the speech was rendered primarily in Tagalog. Sa pagbubukas po ng 2011, hindi lamang bagong taon ang sumalubong sa Department of Social Welfare and Development. Sa simula ng taong ito, nagmarka ang ika-anim na pong anibersaryo ng inyong tanggapan. Kaya naman, sa buo ng ahensyang ito, sa mga empleyado ninyo, mula noon hanggang ngayon, kasama kong buwabati ang sambayan ng Pilipino. Happy 60th anniversary sa DSWD. Years old na pala kayo. Senior citizen na, kumbaga. Pero masigasig pa rin. Tayo po, malayo-layo pa tayo talaga naman sa edad na yan. Marami pa tayong pagdadaanan at kailangan gawin sa ating panunungkulan. Sa mga lumipas na taon, marami na kayong hinarap na pagsubok at tunay na malayo na ang inyong narating bilang isang ahensya ng gobyerno. Ang kapansin-pansin lang po, habang tumatanda ang inyong institusyon, tila ba lalo namang buhabata ang inyong kalihim. Believe din po talaga tayo kay Kalihim Dinky Soliman na sa kabila ng mabigat niyang trabaho, talagang matingkad pa rin ang kulay ng kanyang buhok. Ito po ata ang kanyang sikreto. Kaya po siguro, nitong huling Pulse Asia Survey ng 2010, siya ang may pinakamataas na approval rating sa ating pong kabinete. Dahil sa mga lingkod bayan na tulad ni Kalihim Dinky, lalo lamang tayong napapaniwalang sinasalamin ng isang pinuno ang kanyang pinaglilingkurang grupo. Hayaanin niyo rin pong batiin ko ang mga ginawaran ng Panata Awards kung saan kinilala ang mga katuwang ng DSWD, mga individual o grupong di nagdadalawang isip na mag-alay ng kanilang oras, pagod at sarili sa pagbibigay ng mas malawak na pagkakataon para sa mga kababayan nating maralita. Binibigyan papuri din natin ang mga nakatanggap ng Praise Award, ang mga empleyado ninyong nagpamalas ng di matatawarang dedikasyon sa serbisyo at naging mabuting ehemplo sa kanilang kapwa. Alam po nyo, kagabi po'y binibiro ko si Secretary Dinky. Bago nung pagkikita namin kahapon para tulungan yung mga napinsala ng trahedya kahapon, nagkasama ko kami nung dinalaw yung mga sinalanta ng baha. Noon po ay pinakain kami ng tanghalian alas 3 po ng hapon. Kagabi naman po ay pinakain kami ng hapunan alas 11 ng gabi. Sabi ko din kayo na yata kitang makita para tilipas tayo pareho ng gutom. Pero maski na po gutom, no? Eh talaga naman po yung pagmamahal sa kapwa natin, tinag sa ating mga kasamaan sa DSWD, pinagpatuloy hanggang maaruga yung mga napinsala kahapon po. Matagal na po talagang balakid sa pagunlad ng ating bansa ang kahirapan. Nagdaan na ang maraming administrasyon. Hindi na mabilang ang mga politikong nangako sa sambayan ng tatapusin nila ang kahirapan. Ngunit kahit nang inaasahan, napako ang marami sa mga pangakong ito. Malaking aspeto ng kanilang kapalpakan ay ang maling pagkakilala sa tunay na delubyo ng bayan. Korupsyon ang ugat ng ating kahirapan. Ito ang nagtulak upang dumagundong ang ating sigaw sa loob at labas ng bansa. Kung walang corrupt, wala pong mahirap. Nakibalikat sa atin ang marami nating kababayan at nagtagumpay ang sambayan ng Pilipino sa pagtiyak na ang matagal nilang inaasam na tapat na pamamahala ay matupad po. Ngunit, wala pong silbi
ang sigaw natin ito, kung mananatili lamang tayong, mananatili lamang itong alingaw-ngaw. Sisiguruhin nating mararamdaman ng mamamayan ang sinumpaan nating pagbabago. Gabay ang liwanag ng tapat at mabuting pamamahala. Pinupuksa natin ang kadilimang dulot ng korupsyon upang iwaksi ang kahirapan. Katuwang ang DSWD, isinasaayos pa natin ang mga ibinabandila nating programa kontra kahirapan tulad ng conditional cash transfer, kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services o kalahi seeds, at self-employment assistance o kaunlaran, o SEAKE. Katuwang na ating kabinete ang ating mga kaalyansa sa Kongreso, ibinuhos po natin ang pondo sa mga programang ito. Kasabay nito, sisiguraduhin din natin walang tagas ang ating pumbulsa. Walang masasayang na pera. Ang tanging makikinabang sa bawat sentimo ay taong bayan lamang. Bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang burokrasya sa ating gobyerno, ilang beses nang pinatunayan ng DSWD ang kanilang husay sa serbisyo publiko. Taong bayan na ang humusga. Ayon sa ulat ng bayan ng Pulse Asia bago matapos ang 2010, nanguna ang DSWD bilang best performing agency ng ating gobyerno. Patunay ito sa tagumpay ng DSWD na gampanan ang kanilang mandato sa bawat Pilipino. Maliban sa pagtataas sa antas ng pagkakawanggawa sa mga tanggapan ng pamahalaan, hinikayat din ninyo ang mga kabataan bilang mabuting ehemplo na makapaglingkod ng taas noo sa gobyerno. Ngayon, sa ilalim ng panunungkulan ni Kalihim Dinky Suliman at sa paninindigan ng bawat isa sa inyo, tiwala akong mararating natin ang inaasam nating pagbabago sa mas lalong madaling panahon. Binaha tayo ng mga batikos ng ihain natin ang budget para sa CCT. Masyado rong malaki ang idinagdag nating pondo. Hindi raw natin kayang doblehin ang makakatanggap ng benepisyo nito. Tinimbang natin ang mga suhestyon at payo nila. Ngunit mas nanaig pa rin ang hinaing ng mga maralita nating kababayan. Tibay ng loob at political will ang tawag ng iba rito. Pero tayo po naman ay simpleng lingkod bayan lamang. Sila, ang taong bayan Pilipino pa rin ang boss po natin. Kapakanan nila ang uunahin natin, kaya ang mga programa gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay higit pa nating pag-iibayuhin at palalawigin. Kapag nasa panig natin ang Pilipino at kasabay nating sumasagwan ang mga masisipag at dedikadong manggagawa ng DSWD, lahat po ay posible. Ang matungumpay ninyong pagpapatupad sa mga bukod-tanging programa tulad ng Kalahi Seeds at CCT ang naging dahilan kung bakit suportado, maging na mga banyaga, ang mga inisiyatiba ito. Inalamang dito ang mga tulong pinansyal na natanggap natin mula sa Millennium Challenge Corporation, Asian Development Bank at World Bank. Patunay ang mga ito na nag-uumapaw at tumatawid pa sa ibang bansa ang kumpiyansa sa mga programa ng ating pong administrasyon. Kasabay nito, hinihikayat ko kayong pangalagaan ang kanilang mga pinuhunan sa pamamagitan ng patuloy ninyong pagtulong sa mga maralita nating kababayan upang makapamuhay ng mas maayos. At baka po may managiging kampante na at iniisip na natapos na ang laban nating noong halalan o nitong naipasa na ang budget para sa taong ito. Baka meron na po sa atin nagsisimula ng mag-relax. Hihilingin ko po sana ang patuloy ninyong sigasig dahil alam kong alam rin ninyo, patuloy pa rin po ang ating laban. Ang laban para maihahon sa kahirapan ang ating mga mamamayan. At kayo ang nasa unang hanay sa laban pong ito. Hindi po matatawaran ang inyong ginagampan ng papel. Sa panigurong ang ating administrasyon ay may higit na makabuluhang pamana sa mga susunod na salinlay. Sa mga tweet, nakasalalay sa mga kamay ng bawat kasapi ng DSWD ang ating pong tagumpay. Kung wala kayo, talo na agad tayo.
At kung magiging mabuhay ang inyong pananalig, guguho ang ating agenda na puksain ang kahirapan. Kayo ang nakakaharap na mga gusto nating tulungan at iahon. Kayo ang direktang nilang nakakadaupang palad. Pawis ninyo ang direktang nagdidilig upang magbunga ng mga ngiti sa labi ang mga Pilipinong napakatagal nang hindi nabibigyan ng dahilan upang ngumiti. Maraming salamat sa mga nagawa at lalo na sa magagawa pa ninyo. Personal ang ibinigay kong pagpapahalaga sa bawat isa sa inyo at makakaasa kayo na patuloy kong tututukan at susuportahan ang inyong kagawaran. Sadyang lumiliwanag na po ang bawat umagang sumasalubong sa ating bayan. Sa patuloy nating pagtutulungan, matatanglaw ng mas maraming Pilipino ang higit na maliwanag na kinabukasan. Sa pangunguna ng DSWD, sama-sama nating abutin ang nagkakaisa nating layunin. Magkaroon ng lipunan kung saan ang mga maralita, ang mga api, ang mga inetsa puwerang Pilipino, pamilya at komunidad ay nabibigyan lakas at kakayahan upang panghawakan ang kanilang mga sariling tadhana. Nandito kayo, hindi dahil nais ninyong makialam. Narito ko kayo ngayon dahil meron kayong pakialam. Ang sinisiguro ko po sa inyo, sa sama-sama natin pagbagtas sa tuwidadaan, abot kamay na po ang mga hangarin ng DSWD at ng ating bansa. Bawat pasulong nating hakbang, kahit ito'y padahan-dahan, ang magtutulak sa ating bayan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Muli, maraming salamat sa inyo at bago po ako magtapos, alam mo nyo, talagang humahanga ako sa lahat sa inyo. Hindi naman po dahil sumisipsip ako sa inyo ngayon. Wala na po akong balak tumakbo. Ito nahuhuling posisyon ko. Hindi po ako nangangampanya. Pero pansinin po nyo, no? Lahat ng kawani, opisyal, pleyado ng DSWD, kung tutusin, nagboluntaryo. At ano yung pagboluntaryo nyo? Harapin lahat ng problema ng ating po mga kababayan. Almusal, tanghalian, hapunan, at kung may midnight snack pa, kadamay kayo sa problema ng ating mga kababayan. Ito po pangako ko sa inyo. Gawin po nyo yung papel nyo. Baka pwede madagdagan pa ng kaunti. At pag nagawa po natin yan, talaga naman pong dapat pabawas na pabawas ang problema natin mga kababayan, pabawas naman ng pabawas ang problema ang ipapasa sa inyo. Pare-pareho na po tayong ngingiti ng araw-araw. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lang.